Hey guys, good morning and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so titili tayo patungkol po kay Maine and Alder Spring ngayong umaga na to. And happy Wednesday to everyone at welcome back again sa panibagong araw po ng update patungkol po kay Maine and Alder. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, ilang linggo na rin pong hindi nakikita si Min Mendoza. Marami na po nakakamiss po sa kanya sa EV. Alam niyo kung bakit hindi natin nakikita sa EV si Min. Dahil un sa lahat guys, tape po ang EV for the past 2 days. And until last week, hindi po siya nag-a-appear sa EV, which is, sinasabi nila, after rebranding, magpapakita po si Min. Pero definitely, wala nang pang nilabas po na press con o media conference about po sa rebranding. Kumbaga, pinaingay lang po daw ang pangalan po ng EV para pag-usapan po. Pero at the same time, wala naman pong naging pahayag po ang EV about po sa rebranding. So, parang hindi nga natuloy. Kasi una sa lahat guys, binalita ito rin po sa Talk with Boy Abunda, pero at the same time hindi rin po talaga pinakita yung isa sa mga sinasabi nilang video conference about po sa pagbabago at changes po ng EV. Definitely, makikita natin doon ang nawala talaga sa EV is si Maha at saka si Miles. So, nandun naman po si Bianca bumalik, and then si Min Mendoza for sure this susunod na araw magpapakita na rin po siya sa EV, kasi tape na lang po ang EV kaya hindi natin siya nakikita. Sa mga susunod na araw, for sure babalik na po siya sa EV after so many issues na naglabasan about po sa rebranding, pero talagang na-cancel at hindi po sila nagbigay ng pahayag about dyan sa pagbabago at changes ng EV. Kasi una sa lahat guys, 3 years contract pa po ang meron po sila sa GMA, sa yung network po nila. Kaya masasabi po natin, magpapasaya pa rin po at magbibigay po ng 1,000 ang mga dubber cards sa EV. Nga lang, limited na lang po yung mga hosts, lalo na yung mga bigating hosts. Definitely, hindi natin sila makikita magkakasabay-sabay po sa EV this susunod na araw. And then the same thing guys, yung usap-usapan pa rin po mismo ng mga adaptation patungkol po mismo doon sa Bobby. Ayan, kasi yun sa lahat guys, nakahalata na daw po ng mga ADN sa Twitter na medyo yung mga ADN sa IG, ayan, nambablock po sila. Kasi yun sa lahat guys, si Casatelma daw talagang inaaway ngayon ng mga ADN sa Twitter. Parang binablock daw po yung mga admin sa Twitter. Pero the same time kasi sa pagkakataong to, dapat naman na talaga nating supportahan mismo yung project po na to, kasi isa po sa co-producer si Alden Richards. Pero the same time kasi ang pinipilitan po ng mga ADN sa Twitter, supportahan po nila yung tambalan lang. Pero definitely sa solo project, cancel po sila dyan. Cancel culture, parang ganun na rin po yung nangyari. Kinancel na rin po nila si Alden Richards sa project po na to. And then the same time guys, hindi naman po basta-basta project to guys. It's a big project po ito. Nagagastos sila ng milyones para po sa isang movie na gagawin po nila. And then the same time, hindi lang naman po ang ADN ng tao sa mundo, marami pa pong iba. Definitely, sinasabi ko po sa inyo to kasi una sa lahat guys, yun po yung realidad ng buhay. It almost wala pa po sa 1/4 ang ADN ng tao po sa Pilipinas at tao sa buong mundo. Hindi lang po sa Pilipinas, ipapalabas po yan maging sa all over the world. And at the same time guys, itong movie po na to, hindi pa naman ito papalabas ngayon. Maybe it's bandang September o October ipapalabas. So kumaga, magshoot pa po sila, hindi pa naumpisan, mga nakaka 2 days pa lang sila ng shoot about po sa kanilang movies. And at the same time guys, lilinawin lang po nila na itong palabas po na to is for the movie lang po at walang personalan. Kasi iba talagang binibigyan ng kulay eh. Lalo na po yung mga true-blooded ADN sa Twitter na galit po sila sa project po ni Alden Richards. Kung bakit hindi daw po sila pinakikinggan ni Alden Richards. Bakit hindi pinakikinggan? Eh definitely, ito na po ito talaga yung isa sa mga decision din ng management po niya. Alam nga naman, ipilit din ni Alden Richards yung sarili po niya mismo na gawin po yung project po na yun nang wala po ang GMA. Nakapirma pa po siya sa kanyang home network. Definitely, masasabi po natin yon, sinasabi din po ng ADN. Ito po yung mga komento po nila. Ipapakita ko sa gilid. Yan po yung isa sa mga
parang nagiging bashers na rin po sila ni Alden Richards dahil sa movie pong ginawa mismo nitong si Alden. And then the same time si Mateo is 01 lang ang nagpapatatag mismo sa mga ADN sa Twitter. Pero the same time, ganun pa man yan po yung mga komento po nila. Basahin nyo po sa gilid lahat po ng mga nakikinig dito sa mga daily updates natin. Alam ko mga ADN po tayo. Pero the same time kasi sa pagkakataong to, yung inaasahan po talaga natin, suntok sa buwan po yun eh. Kumbaga, kahit mag-intay tayo at pumuti ang uwak, hindi talaga pagbibigyan po ito. Definitely, darating din naman po yung time na yun, time for healing. And then the same time guys, masasabi po natin, iintayin pa rin natin yan. Pero yung pagkakataon na to, yung isa sa mga co-founder si Alden Richards, definitely si Myriad Corporation, isa po ito sa business venture ni Alden Richards na kapag nalugi po ito, at isa po ang may gawa doon ang ADN. Ayan, definitely sila po talaga isa sa mga may kasalanan din kasi hindi nila sinuportahan. Pero the same time, sabi ko nga sa inyo, hindi lang po ang True-Blooded ADN ang tao sa mundo. Marami pa pong iba. At hindi lahat po ng True-Blooded ADN kagaya po ng mga nasa Twitter na toxic. Definitely, meron pong mga ADN na all-out support po sa mga shows na Separate Project ni Main and Alden. Marami pong nanonood ng Main Ghost. Yung mga nasa Twitter lang po talaga yung talagang hindi po sumusuporta dyan sa show po ng Main Ghost. At itong movie na to, experimental love team na masasabi po natin kahit papano, hindi naman haluan po ng personal life dahil may asawa na rin si Julia Montes. At the same time guys, trabaho lang to, walang personalan kasi ini-issue, ginagawa ng issue ng ilang fans mismo about po dito. Pero the same time, ganun po man, intayin na lang natin, let's wait and see. Huwag niyong pangunahan, huwag niyong i-judge yung gagawin po ni Alden Richards na to, baka sa huli kayo din po ang magsisi, at sa huli kayo din po yung talaga nagsabi na, ah, maganda pala. Ah, pinagbigyan ng justice. O, binigyan ng justice si Alden Richards at ni Julia Montes itong movie po na to. Sabi nga ni Alden Richards, ito po yung movie na dito po ububuhos ni Alden Richards lahat ng emotion po niya. Biruin mo, title pa lang, nakaka-amaze na eh. Baga nakaka-curious na 5 breakups in a romance. Sobrang isang breakups nga lang, napakasakit na. Paano pa kaya pag 5 beses na paulit-ulit, di ba? Kaya mga sabi po natin, isa po yan sa panonoorin ko. Na-try ko din panoorin sa sinihan po yan. Kahit na although, mga sabi po natin, maraming kontra. Pero at the same time, sa pagkakataong to, sinuportahan ko yung movie ni Main with Carlo, sinuportahan ko yung Hello Love Goodbye with Catherine Bernardo at Alden Richards. And also guys, eto ngayon, susuportahan ko po mismo yung isa sa mga movie mismo ni Alden Richards with Julia Montes. Gaya po ng pagsuporta natin sa Imagine You and Me ni Main and Alden noon na dalawang beses ko rin pinanood. So ayun, at babasahin po natin yung isa sa mga komento po ng mga True-Blooded ADN dito sa ating YouTube channel. So simulan na po na. Sabi po ni Monica Navarra, yes, sobrang saya ko talaga na walang mawawala sa EV. God bless. So definitely guys, maintain po natin yung pagbabalik po ni Main kasi wala naman siyang prior na announcement about po sa pag-alis niya gaya po ng kay Maha Salvador na talaga may public advisory po siya mismo sa pag-alis po siya ng EV. At si Main, hintayin po natin yung isa sa mga pahayag at talagang komento po niya mismo dito po sa issue na kasi marami na pong lumabas na hindi na daw siya makakabalik po ng EV. Pero definitely lumalabas na rumored lang po yun. And then the same thing sabi ni Daisy Isayan, sorry pero hindi na ganun kadami ang ADN unlike before na umay na din magsawa na at higit sa lahat mag-move on na. So, marami na po nag-move on na ADN, hindi lang po talaga pinapakita sa social media, pero marami na natanggap po ang mga pangyayari po na talaga nakikita na sa social media yung realidad ng buhay. And then the same time guys, marami na pong ADN na kumukontra na po sa kapwa ADN na talagang masay po natin yung mga nasa Twitter na lang po yung nakikipaglaban. And definitely yung ibang mga adaptation nag-move on na, tanggap na po at talagang sinusuportahan na rin po nila yung mga separate show at separate po ni Alden at saka ni Min Mendoza. Itong movie po na to, hintayin po natin, let's wait and see, and kung mag-hit po talaga siya. And definitely gagawin po lahat ni Alden Richards para mapaganda itong movie po na to. And then the same time, sabi po ni Soling Manuel, basahin niyo po, hindi ko maintindihan. And then definitely guys, kung ano man po yung sinasabi po ni ng Soling Manuel dito is, masasabi po natin,
all-out support po siya kay Min and Alden hanggang ngayon. Kahit na inis po siya sa mga pinagsasabi niya po dito kay Alden. Huwag po tayo magsabi po ng masasakit na salita. Awal po sa mga idolo nyo dahil una sa lahat guys, wala po kayong karapatan para magsalita po ng ganito para po sa kanila. And then the same time guys, sabi po ni Livan Mariari, ay nako, yung showbiz na ang daming gimmick. Ginagawa para lang kumita ang movie ni RJ. Saan ka kumita ang movie niya yan? God bless ER. So, marketing strategy po nila yon. At yung mga heartbreak na pa-emoji ni Julia Montes, ayun po talaga isa sa mga nakita po ng mga ADN. Pero definitely guys, it's a part of their rumors and also ng part po ng kanyang paramdam para po sa title po ng movie na 5 Heartbreaks and a Romance. Yun po talaga yung isa sa mga dahilan ng heartbreak emoji post ni Julia Montes at hindi po about po sa kanila ni Coco Martin. And then the same time guys. Sabi po ni Sinayda Yapsanko, we are here to support Alden and Min, Main Chord Aldob Nation forever. Tayo love you vote. Thank you Ma'am Sinayda sa pagsuporta nyo kay Min and Alden hanggang ngayon. Hindi po kayo nawawalan ng pag-asa para po sa pagmamahal nyo po para po sa kanilang dalawa. Tuloy nyo lang po yung pakikipaglaban pero definitely huwag po tayong mag-expect ng sobra-sobra para po sa kanilang dalawa. And then the same time gawin po lang natin yung tama. Yun lang po at maging mabuting tao po tayo para po sa lahat. And then the same time guys. So ayun lang guys, isang update natin ngayong umaga na to. And thank you guys sa panonood and see you for my next video. Bye bye guys!